Welcome to Philippine Microgreen Time. Kung bago sa ating channel, huwag kalimutan i-like and share. At mag-subscribe sa ating channel. So ngayon, ang gagawin natin is table setup. Ayan. Ibibigay kayo yung mga technique na ginagawa namin during assessment ng FBS. So, food and beverage services. So, almost marami na akong mga sadyating na pansy. So, sana makuha nyo din to, yung mga technique namin para may share sa inyo. So, happy viewing guys! So, we are going to do first yung English a la carte. So, in preparing the English a la carte, we are going to do first yung ating centerpiece. So, this will be the centerpiece. Ang centerpiece, hindi na ito nagagalaw kahit kailan. At the same time, pati na rin yung ating salt and pepper shaker. Ayan. And after that, ilalagid na rin natin ang kanyang dessert. Okay? In holding the spoon, hindi pwedeng galawin natin dito. We are not going to touch. Okay, once that we're going to serve or prepare or set up yung ating mga English a la carte, we are going to hold banda rito. Okay? Same thing with the process of the dessert spoon and fork. And after that, we are going to put now the butter plate. Okay. And then we have also the butter knife. And after that, water goblet or chalice. Okay. Hindi natin pwedeng galawin yung bowl dito, yung top. Kundi dito lang sa stem natin siya gagalawin. Okay? Possible, kung kayo ay nasa 5-star hotel, possible ang mga waiter ay naka-glove siya ng white. Okay? And then, ito yung sa ating water goblet. And then, ating dinner knife. And then, ating dinner spoon. So, tandaan natin, sa pag-prepare ng ating set up 1 inch. Gagamitin natin yung thumb natin. That's 1 inch. And then, naka-point dito sa ating dinner knife. At the same time, ito naman ay nakatapat man na dyan. Mas malayo konti. And then, ilalagay natin dito yung ating napkin. So, for the napkin, you can create any kinds of napkin. And you can watch that one in our video. So this is a pyramid style or setup. Okay? So guys, ito yung ating setup ng ating English a la carte. So ito yung dinner knife, dinner fork, napkin, water goblet, dessert spoon and fork, and then salt and pepper shaker, and then yung ating centerpiece, bread and butter plate, and then butter knife. Next setup that we're going to do is we have the American a la carte. Okay, for the American a la carte, almost the same din lahat ng setup, ang ating centerpiece, salt and pepper shaker, and then dessert spoon and fork. Tandaan nyo lagi yan. Yan yung hindi mawawala. At the same time, yung ating water goblet and then yung ating bread and butter. Okay, so ito yung ating setup ng ating American a la carte. So first, okay, bread and butter plate. Sa paghawak pala ng ating plate, bawal hawakan banda rito ha. Ang dapat natin hawakan is dito sa gilid. Okay. Almost 1 inch. So, gagamit tayo ng shoe plate. Okay. So, 1 inch lang lagi yan. And after that, we are going to put the water goblet.
Okay, after putting the goblet, ilalagay natin yung kanyang napkin. Okay, pyramid style ang tawagin. So, yan na guys, yung ating American a la carte. So, sa American a la carte, ito yung ating dinner knife, dinner fork, show plate, water goblet, bread and butter, plate and knife, dessert spoon, salt and pepper and shaker, and then yung ating centerpiece. So, dito tayo sa ating, so nagagawin natin is we have the French a la carte. Okay? For the French a la carte, kung nakikita nyo guys, is nandyan na yung mga gagamitin natin. So, pinaka-basic nandyan yung ating water goblet, yung ating dinner knife, and then dinner fork. And then yung ating bread and butter plate, and then yung ating butter knife. Dessert spoon, and then dessert fork. So, pag sinabi natin French a la carte, is possible that is, ang sinasabi ko sa mga bata is, pag French a la carte is letter F, meaning fish. So, pag fish, automatically, ang kailangan ng French ng a la carte or fish, ang kanyang possible ordering is, gagamit sila ng white wine. Ibig sabihin, kompleto mismo yung setup. Nandyan yung red wine and then white wine. And then, pag F or fish, automatically, sasabihin natin na dun yung fish knife and then fish fork. So, ilalagay natin yung fish fork and then fish knife. And then yung show plate na may napkin na rin siya na pyramid. Okay, 1 inch lagi dito. And then yung ating red wine. And then yung ating white wine. So, ito yung ating setup natin ng ating French a la carte. Okay? So, tandaan, ang French a la carte, F, ibig sabihin, fish. So, gagamit tayo ng fish knife, dinner knife, show plate, may napkin na dyan, and then we have also the dinner knife, and then we have the fish fork. Ayan. Tingnan nyo yung fish fork. Yan yung kanyang tanda. And then we have also the bread and butter, dessert spoon and fork, salt and pepper shaker, and then ating centerpiece. Yung ating water goblet, red wine, and then white wine. So that is the setup for the French a la carte. So next na gawin natin is gagawa naman tayo ng Russian a la carte. So, nagbibigay lang ako ng clue sa mga bata na Russian is R, red wine. Meron siyang red wine. Ibig sabihin, meron siyang red wine at meron siyang tinatawag na complete set of meal. Meron na rin siyang spoon. So, yun lang yung setup. So, ito na yung setup ng ating basic setup that we have. So, maglalagay na lang tayo ng additional for the Russian a la carte. So, ito yung Russian a la carte natin. So, kailangan natin ng spoon, dinner spoon, and then we have also the red wine. Russian is red, R, red wine. And then we have also the show plate. So, yan lang guys, show plate. Okay, so yan yung technique natin sa mga estudyante natin. Magbibigay tayo ng clue. So, ito yung ating Russian a la carte. Kung titignan nyo, halos hindi ko na ginagalaw yung mga basic setup. Ang gumagalaw na lang is yung additional. Yun yung ating tatandaan pag assessment. R is red Russian. Ibig sabihin, may red wine R. Okay? Complete set yun. So, next na gagawin natin is gagawa naman tayo ng American breakfast. Pag sinabi natin American breakfast, automatically, mayroon siyang coffee. Okay? So, ito yung setup natin. So, ito yung basic setup na natin. Nandiyan yung show plate.
And then, ladagdagan lang natin ang iba pang mga kailangan niya. Okay? So, tandaan nyo naman siguro yung mga basic setup. Tama po ba? So, we're going to start. So, for the American breakfast, kailangan natin ng salad knife. And then, we have the soup spoon. And then, we have the salad fork. And then, mayroon tayong cereal. Okay, yung cereal, automatically mayroon siyang underliner sa ilalim. Okay? Then, bahala kayo sa design ng napkin na gusto nyo. Ang fold ng napkin na tawag dito is rosebud with leaves. And then, kailangan din ng ating coffee, sugar, and coffee container. Okay? And after that, of course, kailangan din natin ng coffee. Okay. So, dito sa sides, kailangan din natin dito. Sa gilid. And then, kasama na rin yung kanyang yan, panghalo. Ang tawag sa panghalo? Okay. Teaspoon, tinatawag. So, ang kanyang style ay ganito. Hindi yung teaspoon lang. And then, ang oras na tinatawag natin is 3 o'clock. Okay? Or pwede na ganyan, or pwede naka-up na ganyan. Okay? So, lagi siyang 3 o'clock. Kung titignan nyo, 3 o'clock siya. Yan. So, yun yung ating setup ng ating American breakfast. Okay? So, as you can see, ayun yung 3 o'clock. Tapos, andito yung teaspoon niya. And then, yung soup spoon. Yan. Salad. Kung may salad knife dito, automatic meron din tawag na salad fork. Okay, yan yung ating American breakfast. So, doon yung gagawin natin is set ang ating English breakfast. So, hindi ko na tinanggal yung ating pag-breakfast. Tulad sinabi ko, nandun agad yung ating coffee and creamer container. And then, yung ating cup. And then, yung underliner natin. So, automatic 3 o'clock to. Nandiyan na rin yung kanyang kasama dito yung ating teaspoon. So, yan na. Pakita ko sa inyo. So, yan yung teaspoon niya. Underliner tawag dito. So, ang kailangan lang natin is yung ating English breakfast is napaka-basic setup lang siya. Basic setup, tapos lalagyan lang natin ng napkin. Okay? So, yun lang guys. Ang gagawin natin sa basic setup. So, yan lang. Kasimple. Yung ating English breakfast. Sa English breakfast, ayun na yung kailangan natin. Yung basic na kailangan, yung ating dinner knife, dinner fork, bread and butter plate and knife, dessert spoon and fork, water goblet, and then yung ating coffee and creamer container, and then ating, yan, coffee cup, underliner, and then teaspoon. Yan yung ating English breakfast setup. Ito yung pinakamahirap sa lahat, ay yung ang tinatawag nating top dough. So, yan yung ating top dough. So, na-set up ko na siya. So, ito yung pinaka-basic natin. So, magdadagdag lang tayo ng other cutleries. So, tingnan niyo dito. So, ito yung basic. And then, andito yung fish. Andun din yung fish knife fork. Fish knife, fish fork. Ito yung salad knife. Ito naman yung salad fork. Dinner, spoon, and then soup spoon. Maglalagay lang tayo ng escargot. Okay? Tapos, nandito yung ating bread basket. And then, andito yung ating wine. Mga glasses. Ito yung water goblet. Red wine, white wine, and then flute. Okay, champagne flute. So, kita niyo po ba guys? So, yan.
Ayan guys. So yan yung champagne flute. Ayan. So yun lang yung setup natin. Dito sa ating, tandaan natin na dito sa ating glasses, dapat lagi nakatapat yung ating dinner knife. Ayan yung water goblet. Tapos nandun agad si, ayan. So parang letter S siya. S na baliktad. So ngayon ilalagay natin yung mga next na kailangan natin sa ating top dough. Yung mga plate na sunod-sunod. So mauna ilalagay natin ating show. So ibig sabihin, i-move natin na ganyan yan. Pag halimbawa 1 inch dyan. Ayan. So yung show plate, sunod yung ating dinner plate. Pagkatapos ng dinner plate, sunod yung ating fish plate. Kita nyo ba yung setup? Nauna muna si dinner, tapos sunod ay fish na. Ayan, fish plate. And then sunod yung salad. So lalagyan natin ng salad. Okay? And then sunod yung salad, ito na yung cereal or soup spoon. Underliner and then cereal. So yan lang yun. Okay? So ilang plato dito? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 plate. So nandyan yung ating cereal, underliner, yung ating salad, fish, dinner, and then show plate. So yan guys. Yan yung ating top dough na tinatawag. So, laging 1 inch dito guys, ha? 1 inch. Yan. So, kung may tanong kayo, you can message sa ating inbox and then para matulungan ko kayo. Okay? So, reviewin natin ulit yung mga kailangan natin dito sa ating top dough. Ayan. So, guys, ito po yung ating escargot. Ang tawag dito. Ayan. We have the cereal spoon, dinner spoon, we have the salad knife, fish knife, and then we have the dinner knife. Okay, yung plate na discuss natin kanina. And then, ito naman yung kanyang kasama. Yung ating dinner fork, fish knife, fork rather, ayan yung fish fork. Ayan, letter. Para may nguso ng fish. And then we have the salad. Okay? Yung ating mga glasses. Ito yung ating mga glasses. So, letter S siya. So, champagne flute. We have the red, the white wine. Red wine. And then chalice or the water goblet. So, yun yung basic natin. So, yung basic natin. Ito yung centerpiece natin. Salt and pepper shaker. We have the dinner, ay the dessert spoon and fork. And then yung ating gagamitin. And then, nandito rin yung ating bread and basket. Okay? So, yun yung top dough. So, madali lang naman pag sa mag-i-NC na kayo. So, ayun guys. Natapos na rin tayo sa pag-set up ng table. Sana mayroon kayo natutunan. Tingnan nyo naman, pawis sa pawis ako. So, hoping na marami kayo natutunan sa ating video today. Ng pag-setup ng table. During the assessment, ganun lang yung kasimple, ganun lang yung mga tinuturo ko sa mga estudyante ko para mas madali nila may mga technique na ganun. Okay? So, kung nagustuhan niyo aking video, huwag kalimutang i-like and share. Happy viewing! Maraming salamat!